Yon, recording in progress. Sige. Okay, let me just first welcome everyone to this fifth Usapang Admin webinar series. So we are now on our ano pala? Ay, sandali, bakit nandito si classmate Quinto? Book. Wala nang ano na cancel yung ano natin, yung strategy review. So okay na. Ano na lang ito, webinar na lang ito. Baka akala ni classmate. Ah, wala na. Wala na siya. Okay. So anyway, this is just now reduced into a usapang webinar series instead of a strategy review. But I would like to welcome everyone. We have a very interesting topic. So last week, yung leave, ano? Yung leave ang pinag-usapan natin. Yung a week before that, marami rin tayong mga naging topics like retirement. Ano? So just to review lang yung mga napag-usapan na natin. And I hope this is bringing value, no, sa inyong lahat dyan, lalo na sa district na wala kayong access masyado, trabaho lang tayo ng trabaho. And then nakakalimutan na natin na kailangan pala natin i-review yung sarili natin and i-review yung mga ano dapat talagang gagawin. So far, ang mga pinag-usapan natin ay patungkol sa mga admin issues. But nonetheless, we are also now venturing towards other section. So I requested the PE or physical examination section na sana sila din po ay magkaroon ng kanilang short seminars ng ano ba yung meron dito sa PE. No? Ano ba yung mga trabaho nila and then ano-ano ba yung mga ginagawa nila in relation to sa trabaho natin as health service personnel. So as part of our training programs or learning and growth perspective ng ating PNP Patrol Plan 2030, minabuti po natin na mag-invite din kasi trabaho pa rin natin 'to. Not to mention na baka kayo, no? Kayo ay ma-assign o ma-reassign sa PE. So kapag na-reassign kayo, at least meron na kayong idea. Ano pa? Madalas, and I don't know, paki-raise yung hands yung mga taong napagtanungan kayo ng mga kapulisan diyan sa district, nasa district. Tapos ang tanong sa inyo, paano ba ninyo ginagawa yung sa physical exam? Tapos ang masaklap noon, hindi niyo alam yung sagot. Kasi nga ang sasabihin niyo pa sa kanila, eh hindi naman ako taga PE. Yeah, tapos in their mind, di ba health service ka? Di ba regional medical dental unit ka? Di ba ikaw ay ganito? So para hindi na mangyari yon, no, we are now going to be able to relay to you information that what is being done by the physical examination section. So we are very lucky, no, na we have invited here one of the master sergeant. No, master na, sergeant pa. Si Master Sergeant Pereira. Yan. Ah, kasi nagsasawa na kayo kay Jordan. Kaya ngayon, si Pereira naman ang flavor of the month. Ayan. So sa buong December, siya po ang ating magiging lecturer at saka sharer na mag-share ng kanyang knowledge and information patungkol. Sarge Pereira, ano ba ang topic natin for today? Yes, sir. Good afternoon, sir. Validation of medical certificate. Medyo nawawala ka yata. Nawawala. Hello, sir. Yan. Go. Our topic for today is validation of medical certificate. Medical certificate. Okay. Validation, yes, of medical certificate. Okay. So, sa mga nasa district natin, I know baka kayo ginagawa na ninyo ito regularly. I'm sure meron na tayong mga ginagawang processes dyan. Pero alamin muna natin ano yung ginagawa dito sa region. So wala nang iba pang pwedeng magsabi sa atin kung ano yung dapat natin gawin, kundi kung sino yung talagang pinakapuno. So in this case, ito yung PE.
Okay, so Sergeant Pereira, without further ado, let me now give and turn over this webinar to you. And then mamaya, may pa-exam ka ba? May pa-exam? Wala naman, sir. All questions are will be entertained after the lecture. Okay, sige. Without further ado, thank you, Master Sergeant Pereira. Please take charge. Thank you, sir. Good afternoon, ma'am and sir. Our topic is about the validation of medical certificate. So, hindi naman po sa atin na kailangan sa lahat na bawat district nagawa naman po natin itong validation of medical certificate. Okay, meron po tayong guidelines na sinusunod. Ito yung nag-iig mo. Meron na po yung please paano yung slide. Yan. Meron po tayong objectives. Participant will be able to know different purposes in validation medical certificate and to understand which are in validating a medical certificate. Next. Ito po yung ano natin, yung guidance na sinusunod from DDP, DPRM, dated June 4, 2018, and signed by Police Chief Superintendent Lyndon J. Cobos. Yung ating guidelines. Ito po yung gusto natin yung 60 days upon the yung pagpunta po ng personnel. Nagpa-check up po siya kung mukha siya ng yung the date na binigyan siya ng medical certificate. Next slide po. Next slide, please. Sarge Pereira. Yes, sir. Yan bang memo na to? Ito yung pinaka-latest, 2018. Wala lang mas bago pa dito? Wala na po, sir. Ito lang po yung latest po natin, sir. Bakit parang ano ba to? Magkaiba ba to na memo? No, sir. Ito po yung original memo yung nasa left side. Tapos yung nasa right side po, sir, is in-enhance ko lang po kasi masyadong malabo po yung nakasulat dito. Tama. Okay, yes, okay. Just to clarify lang, no, iisang memo ito, yung isa unsigned siya, pero ito yung malinaw na version. Yes, sir. Bari pinalinaw ko lang po. Right. Okay. And yung nasa kaliwa, ito yung original na signed ni General Cobos. Yes, pero ang pinagbasihan nito yung nasa kanan. Okay. Sige. Yes, thank you. Next slide, please. Next. So ito po yung yung mga guidelines na naman po ng memo natin. Letter A, there should be an endorsement from unit. This specified purpose such as sick leave, explanation, or pre-charge investigation. The letter B, the original medical certificate should be presented. So, kasama po nung photocopy nung medical certificate is yung original. Letter C is the medical certificate should contain the full name and PRC ID number of the attending physician that is clearly printed. So, ganun po. Kailangan po malinaw yung nakasulat na name, doctor, at saka yung license number po niya. Misan kasi may makikita po tayo talaga na malabo. Misan, pirma lang. Based on yung my experience, nung nasa district pa ako, yung mga ganun po. Tapos, letter D, the complete address and contact number of the hospital, clinic, or healthcare facility must be indicated in the medical certificate. Dapat malinaw din po yung address ng clinic na pinuntahan ng validate ng medical certificate. Tapos dito na po, medical certificate beyond 60 days of issuance will no longer validated. So meron lang po tayong grace period na 60 days. Noon po, nung nasa district pa po ako,
10 days lang po doon sa amin, tapos ibinabago na po namin sa RMDU. Nung nalaman ko po na ito, nung bago lang po ako na-assign sa PE, is dapat pala same lang din po tayo ng ginagawa from district to RMDU. 60 days din po pare-parehas po tayo. Then F is physical presence of subject personnel will be required as deemed necessary. So yun po. Kailangan po yung mismong may-ari ng medical certificate ang ipapavalidate. Tapos letter G is the validating medical officer from health service may also request other documentary or laboratory examination as deemed necessary. Yun po, kung hindi pa po satisfy yung ating duty doctor, pwede pa po siyang humingi ng iba po pong documents or laboratory. Next slide po. Yung requirements, validation medical certificate. Kaya po sabi kanina, yung po, endorsement from unit. Assignment. Tapos, recharge. Meron po yung isa, yung special finance assistance. Mamaya po, explain po natin kung ano po ito. Number two, yung original and photocopy of medical certificate, the address, contact number of the hospital clinic, and full name of the attending physician with PRC license number. Tapos, if may prescription, kasama din po yun, yung kanyang laboratory result. Physical presence, subject personnel may be required to be necessary. The validating officer of the OMM, so. Sabi ko na rin, yun po, yun. Pali dun, inuha lang din po yan doon sa may ano, sa memo from PD Karen. Next slide po. Ito po, yung flowchart po natin ng ano, ng medical certificate. Madalas kasi yung ibang ating mga tropa, hindi nila alam na yung mga ganito, yung kailangan pala kumuha pa ng unit endorsement. Yan. Kailangan unit endorsement. Ito, itong nakalagay po sa atin dito, is, ito po yung sa, dito sa RMDU. Yan. Tapos, sasabi po na rin yung letter endorsement. Tapos, ito po, from ano, lalagira routing. Tapos, ibigay po sa section. Tapos, ito yung mga kung complete requirements po ba siya. Ito, mababalidate po siya within one working day. Incomplete po, kailangan natin hingin yung kulang doon sa hinihingi. Tapos, for further or referral or need further evaluation, eligible for the different clinical specialist training. Dito po, halimbawa, hingihan po siya ng example po natin is sa isang specialist cardiologist. Yun, i-refer po siya sa cardiologist. Nagpapakbio siya sa isang cardiologist. Then, tapos, ito na po yung release of validated medical certificate will depend on the evaluation of the opinion of the RMDU doctor. And next slide po. Ito po yung mga ano example po ng ano natin. Dito request medical validation for medical certificate. Dito po siya. Ito po yung ano sa memo type po siya. Naka-address po sa chief natin. Tapos kung kanino saan galing, subject po niya is request for validation of medical certificate.
And lagay po rito yung pangalan nung pangalan po nung nagpapavalidate and ano po yung kanyang reason bakit siya nagpapavalidate. Ito. Next slide po. Next slide. O yung mga medical documents for the medical validation. Yung medical certificate. O dapat nakasulat yung buong pangalan ng pasyente. Kanyang age. Address. Tapos kung kailan siya nagpa-exam. Alagay po yung diagnosis niya. Tapos kung may binigay po na medication, dapat kasi dito yung prescription niya. Yan yung kanyang recommendation. Next slide. Then ito po yung example lang po natin ng validated medical certificate. So dito po sa atin sa RMDU, XRPO, meron po tayong binibigay na control number. Itong control number po nito, ano lang po sa isang tao lang po yan. And then, kung makikita nyo po yung mga files sa likod, yan, yan dyan po yung mga number na natin inilalagay yung kanilang mga medical certificate. Ayan po. Example, ito yung decertify, ito yung pangalan po ng validate, saan po sila naka-assign, sino po yung nag-issue, saan po in-issue, kailan po siya nag-issue at saka yung kanyang pong diagnosis. Tapos kung meron po siyang remarks or recommendation, dito rin po. And nandito rin, dito nakalagay po kung para saan po yung kanyang pinavalidate. Sarge, clarification yes, lang. Yes, sir. Yung certification na to, yung validation na to, yes, sir. Since may control number sila no, nakalagay diyan. Yes sir. This is only issued by RMDU, hindi this DMDU. No sir, RMDU sir to the personnel lang po ng RHQ. Is this the same format doon sa district? Dapat po ganito rin po dapat ang ginagawa ng mga district sir. Same lang dapat ang ginagawa dito sa RMDU. Question sa mga district in attendance. Is this the same format that you have? Yes, sir. Ano to? MPD ba to? MPD? Yes, sir, MPD po. Parehong-pareho. Copy-paste talaga except lang yung mga signatories. Parehong-pareho. May control yes, number. Tapos, not valid without seal. Wala lang po kami, sir, nung control number. Ah, wala kayong control number. So, paano nyo kinokontrol yung mga ini-issue ninyo? Sir. Yes, go ahead. Sir, ano ko lang, ano ko lang sa atin sa mga district. Starting next year sana po ano, lagyan natin ng control number yung mga validate kasi the purpose of this control number is para ma-monitor natin kung ilang beses nagpapa validate ng medical certificate yung isang personnel natin sa loob ng isang taon. Para malaman natin yung kanyang health status. Okay. MPD, no? Na nalaman na natin. How about other district? Northern, ganito din ba yung ginagamit ninyo?
Yes sir, Southern po sir, ganyan po gagamit namin sir. Parehong pareho, wala kayong iniba. Yes sir. Meron ding control number and then yung not valid without seal. Yun lang sir, control number sir. Okay, sige, noted. How about others? Sino pa yung nandito? Southern yun, ano? Tsaka MPD. How about EPD? Good afternoon, sir. EPD, MDU po. Control number, tsaka not valid without dry seal. Wala rin. Sige, noted. How about SPD? Tapos na pa rin. N, Northern Police District. Sir, Northern. Oh, sige, naririnig ka namin. Ay, sir, ano po, yung control number and not valid without dry seal, wala rin po kami, sir. Ah, wala rin. Sige, okay, natin. How about yung ano natin, QCPD, Quezon City? Sir, mayroon po sa parehas din yan. Kasi yung format na yan sa galing talaga yan sa RDO, wala lang talaga sa akin. Okay, sige. So, it's clear, ano, mga kasama. Thank you, QCPD, Sarge Narawi. Malinaw, no, na lahat tayo, pareho ang format, pareho ang wordings, pareho ang statement, pareho yung mga nakalagay dyan. Ang nagbabago lang yung ating signatory. And then, lahat ng DMDU, walang control number and wala rin yung not valid without dry seal. So, ang nire-recommenda ngayon ng ating RMDU PE is that pareho dapat lahat. So, starting next year, January 1, paki-correct na po ng lahat po ng inyong format. I hope we follow the same format. Masuggest ko rin sa PE, pwede bang kung yung control number na ito, no, may control number nga, pero wala namang designation. So let's say for example, paano natin malalaman kung Southern Police District ito? Yung bang heading, yun ang magbabago, ganun ba yun? Sir, from ano kasi, ang tinatanggap lang po namin kasi dito is from the RHQ. Yes. So, ito pong ating mga control number is ano lang po sa atin dito sa mga RHQ personnel. So, kung meron man, ano po, pinapupunta namin sa respective districts po nila. Sige, ganito na lang. Ano? May I suggest, no, recommendation lang on my part as the PRMS or the Records Management Section Chief. In terms of records management, I suggest yung number natin na ito, kung pwedeng dagdagan natin ng year. So 2021, para alam lang natin na kapag ka sa computer, sinesearch natin yung control number, lalabas agad yung salitang, yung madi-differentiate mo anong taon yan. Without even looking at the document itself, alam mo na pag nakita mo may 2021, alam mo, taon ng 2021 or 2022 in this case. Yes, sir. Yes, sir. Another suggestion then is yung ibang mga control number. So, bukod dyan, no? Katulad dito, certification. Pwede tayo mag-designate ng either number or letter na nakalagay doon, CER, kunyari CER. Letter C, letter E, letter R, dash, 2021, dash, tapos ilalagay mo yung specific number. 001, 284, in this case, 284 siya. So at least, alam mo na, hindi mo pa binubuksan yung buong file, ang nakalagay na doon, sir, ay, alam namin yan, certificate yan. Or validation. And then, alam mo na ganun taon siya. And then, last but not the least, pwede natin gawin dito is lagyan natin ng specific unit. So let's say for example QCPD or SPD or RMDU. So
Kaya ko sinasuggest ito because as part of records management natin in the future, no, para madali tayo maghanap, pag-usapan po ninyo sa PE, if yung control number natin, lalagyan natin siya ng mga parang markers. Ang tawag diyan markers eh. Sa tawag naman diyan sa mga ano sa internet o sa mga digital records. Ang tawag naman nila diyan metadata. Pag sinabing metadata, nakalagay na doon kung anong specific siya. Nakikita mo pa lang yung number, may meaning na 'yon. So let's say for example, naligaw yung file, no? Naligaw yung file. Naligaw siya doon sa isang hard drive na sangkatutak ang laman. At least kung titingnan mo yung file, nakita mo sa kanya val, VAL, VAL dash DMDU QCPD, 'di ba? QCPD DMDU or QCDMDU. Or kaya RMDU dash 2021-001. Doon pa lang sa salitang 'yon, yung metadata pa lang na 'yon. Alam mo na validation certificate file ito. Hindi mo pa binubuksan 'yon, ha. Tapos sa kagandahan din sa kanya, kapag 'yun lang yung nilagay mo, pag isinama mo siya sa isang kunyari kinopya mo, no, nilagay mo sa USB, pag inarrange mo siya, magpapantay-pantay kasi at magkakapare-pareho yung mare-pareho din ng itsura. So in this case, kung ang nakalagay doon val dash RMDU dash 2021 dash kung ano yung file number, then alam mo na yun. Then magsasama-sama din sila pag inarrange natin. So good job na meron tayong control number, and I hope i-consider po ng PE yung ganitong klaseng filing system. Okay, go ahead, Master. Yes, sir. Based on ano, sir, is meron kami sinusunod na yung PE matrix na nandun lahat na, sir, yung ano, halimbawa, sir, ito si control number 284. Ano na to? Lahat na po ng kanyang documents regarding sa pinapay niya, PE, APE, is 50. Naka-under na po ito sa kanyang control number. Mawawala lang po itong control number na to if pag resign, retire, or namatay na siya. Sige. Kaya hindi po basta-basta po pwede ilagyan agad ng letters kasi nag-look mga data natin, sir. Okay lang sa akin na yun nga, again, ano, it's just a recommendation coming from, sure, the perspective of records management. Kasi pagdating sa records management, pag marami na to, let's say 1,000 na to over, or 1,000 na yan over a period of, let's say, 10 years or kaya 5 years. Let's be reminded that these are records. You cannot just simply destroy it or dispose of it. Meron siyang disposal procedure or process. Kung talagang tututuhanin natin ito at kung hindi kayo natatakot sa kaso or ayaw niyong makulong, there should be a process or a... on how to organize yung ating records. So yun lang, perspective ko lang ito para in the future, total yung nasa district naman natin, they are going to also adapt this one na may mga control numbers. I'm just saying na when in the future we are going to have a centralized records management system, para kayo diyan sa district, hindi naman kayo pwedeng mag-store ng maraming files eh. Kailangan yung i-decongest yung inyong office kasi maliliit lang opisina natin. Dito rin sa PE, sa ngayon okay pa kayo, maluwag pa kayo. Pero 5 years from now, do you think kaya nyong ipunin yung mga files nyo dyan? So yun yung issue natin dito. Kung taon-taon, 1,000 yung nagpapavalidate natin, 1,000-1,000 din yung certification na ini-issue ninyo,
pag naipon po yan, marami-rami yan. And there's a mas madali na siyang mas madali tayong mag-dispose in the future if meron tayong coding system. Yun lang naman. That is coming from the perspective of records management. Yes, sir. Thank you, sir, sa ano rin po namin, sa pay matrix namin, sir, at mga file na to. Lahat po itong file, sir, is naka-PDF, naka-scan, naka-PDF format na sila. Para in case na meron po talaga kami na masira yung kanilang hard copy, meron pa rin po kami makukuha ng records nila. Sige. Okay, thank you. Sige, tuloy natin. Next slide, please. Ito po yung mga example ng mga endorsement na cannot be validated. Ito po, hiningi po niya ito is nung kanyang nagpagawa po siya ng kanyang endorsement letters ng December 18, pero po ang kanyang medical certificate is dated September 5 pa po. So, lagpas na po siya sa 60 days. Kaya hindi na po natin siya pwedeng i-validate. So, pero meron po tayong ginagawa rito. In memo type na nakalagay po doon na hindi na po siya validate kasi lagpas na po siya ng 60 days. And may reference po doon yung ating memo from DPRM. Tapos, ito po yung example po natin ng naka-memo type na nakalagay po na hindi na po siya pwedeng validate kasi beyond 60 days na po siya. Yan po. Sarge? Yes, sir? So to clarify lang, ano, para sa baka sakaling may mga magtatanong. Yes, sir. Or pag may nakapanood na itong ating webinar. Bakit nga ba 60 days? Ito ba ang naka-indicate doon sa memo, sa directive? Yes, sir. Yan po ang naka-indicate po doon sa ating yung memo po from DPRM. Yung firmado po ni General Officer. Okay. So to our district, DMDUs, meron ba kayong mga instances na merong nag-file sa inyo tapos you have to deny it because it's beyond 60 days? Sorry, sir, sa SPD meron po. May experience na po kami. Okay. So dito yung reference natin, yung binabanggit ni Sir Spirit. Okay, so aware ang mga taga SPD, did you communicate this one clearly sa ating mga tao? Yes sir. Okay, thank you. Pero may mga instances pa rin na pag pumunta diyan na more than 60 days pa rin. Yes sir. Minimemo type namin sir na address namin sa COP nila pag nag-submit okay. Sila. Bali sinasagot na lang namin yung request po. Okay, sige. How about other districts? So SPD, thank you. EPD, yes. Go ahead. Meron ba kayong example dyan na more than 60 days na deny tuloy siya dahil hindi niya alam? Good afternoon na EPDMD po, sir. Ito po sa amin, sir, yung mga cases po, may mga cases po sa court hearing, mahingi po sila na pababalik. Oo, pero ang tanong ko is, may instances ba dyan sa inyo na more than 60 days nag-file siya, then you have to deny? Nangyari na ba sa inyo yung ganon? Meron na po, sir. Meron? Okay, yes, sige. Po. Thank you, Eastern. How about Manila Police District? Nangyari din ba sa inyo to? Yes sir, meron din po. Pinapakita namin sir yung memo na pinakita po dito sa webinar sir. Ah, okay, sige. Okay. So nalaman na lang nila nang nandiyan na. Yes sir. Ito okay, po, sige. Dating-dati pa naka-laminate pa.
Laminate. Okay, very good. Okay, sige. Thank you. How about others? Northern Police District? Yes, sir. Pinapakita rin po natin itong memo na to. Nakatayo po rin po yung sa amin regarding sa medical certificate validation. Okay, good. So, ibig sabihin, nangyari din sa inyo, sa loob ng 2021, may mga nag-file ng medical certificate for validation after 60 days, yes? Yes, sir. Yung time po ni Doc Garalde. Pero ngayon sa time ni Doc Quinto, wala pa pong na-deny. So far, wala pa. Okay, yes, sige. How about QCPD? Nangyari din ba ito sa inyo? Yes, sir. Anong nangyari po yan? Kasi kaya niya sa inyo, kaya yung kita niya na maabon. Yung mga nakatuhan dati, nag-service sila ng medical certificate na akala nila okay na. Kasi mga may matay na nag-pack sa mga pako ng administrative certificate. Ngayon, kung sila nagkaroon tayo ng internal printing, nagpaw na, nagbukay ulit yung mga pako nila ulit. Ngayon, pinapaproduce na ulit ng minister. Ang problema, naisubmit na nila doon sa mga dating nakaupo yung minister na support na ulit. Okay. Sige. Para magkaroon lang ng context, no? Para magkaroon lang din tayo ng context. We should be addressing this issue kasi let's imagine, no? Imagine niyo muna kayo yung police. Kayo yung nagtatrabaho sa line, kayo ay nagsasakripisyo, araw-araw kayo nagpapatrol, malapit na kayo mamatay, nabaril kayo or whatever. And then just to know, after filing, kasi nga, sabihin na lang natin, no? Pwede nating sisihin yung polis, eh. Tatanga-tanga ka kasi, ignorance of the law, excuses no one. Pero if we do that, we're just creating enemies. No? Dadami lang yung gap. Dadami lang yung magagalit sa health service, dadami lang yung magagalit na kapwa nating police. Pagpunta nila dyan sa DMDU, hindi ko naman kasi alam na meron palang 60 days. No? Sa isang banda, pwede natin silang sisihin, pero gusto natin silang tulungan. Eh. So paano ba natin tutulungan yung mga kasama natin sa serbisyo? I suggest, no, ma-recommend ko lang sa inyo sa district, and tayo dito sa RMDU, and I think ito yung isa sa mga bagay na isusulong natin sa ating bagong chief, is reminder. May kasabihan nga eh, ang gamot sa taong nakalimot ay paalala. So responsibilidad natin na nasa health service, na ito yung trabaho natin day in day out, tayo yung marunong. Kailangan natin ipaalala sa mga kasama natin sa kapulisan yung 23,000. For all you know, bagong pasok pala siya sa PNP. Hindi naman part ng PSBRC pala ito. Yung palang inimbitahan doon sa PSBRC na nagpa-training sa kanila, hindi naman lang nabanggit. Ano? So administratively, trabaho po natin ito, part ng administration and also police community relations. So, wag lang basta, it's good na nakalaminate yung ating mga policies. Maganda yan. Pwede nyo isampal o ipukpok sa ulo nila. Pero I suggest, instead na nandyan lang, natutulog yung mga memo natin dyan, I suggest we communicate it doon sa ground. No? I-post natin sa social media, ilagay natin yan. Katulad ito, no? We're doing a webinar na ipopost po natin sa ating YouTube channel, which by the way, pag na-post po natin ito, I suggest mga kasama po natin dyan sa district, ma'am, sir, baka naman po pwedeng i-share nyo po sa mga admin officer ninyo. No? Sa D1, sa mga S1, at kung sino-sinong 1. Bakit? Kasi sila din ang may kasalanan kung sakali, di ba? Sa kanila magpapile, sa kanila magpapatulong, sa kanila yung endorsement. Tapos pagdating dito, sa level pa lang nila, nakita na nila na, oh, more than 60 days na ito ah. Di ba? Sila mismo, alam na nila. Mariremind ngayon nila tuwing depart, tuwing may pa-meeting si CO o si chief ng kanilang stasyon o si precinct commander or station commander, at least yun, makasama sa depart at yung paisin nila. Kailangan ito na constant paalala kasi minsan sa sobrang dami na rin ng trabaho ng ating mga kasamahan, nakakalimutan.
So ito na rin po yung tulong natin sa ating mga kapulisan, mga kapwa nating pulis. So I hope we exert more effort, hindi lang yung naka-laminate lang yung ating memo. Ipaalam po natin sa ating mga kasamahan. So I hope you share yung pong webinar na ito sa mga admin officers natin so that they are going to be more informed, no? Matulungan nila yung kapwa nating tao. Imagine nyo, nagkasakit na nga yung tao, tapos validation na lang yung hinihingi niya dahil napa-explain siya or whatever legal reason kung bakit kailangan niya yung medical certificate. Inadiin pa siya, diba? Kasi hindi nga niya alam na beyond 60 days na. So tulungan natin, ano? Tulungan natin yung ating mga kasamahan sa kapulisan na ito na nga lang yung pwede natin gawin, gawin na natin, no? Wala namang mawawala sa atin, no? Papel lang naman ito. But I hope this becomes one of our services that we could render to our fellow officers. So yun, thank you very much. Sarge Pereira, thank you. Go ahead. Yes sir, thank you. Ganun na rin po sir, from ating nga po, tama po yung sinabi po ninyo, sa ating health service, bigyan po natin sa atin yung mga from yung pa sa D1, bigyan natin sila ng memo, or yung gawin natin yung sasabi natin na info drive sir. Pinapaano natin sa nila na yun nga, bigyan 60 days, hindi natin sila mabu-validate. Tapos from D1, mababaan naman nila ng memo, yung reference nila is yung from DPRM, mababa nila ng station level, tapos ng station level na admin nila, then from station level naman, magbababa rin sila ng memo sa kanilang mga substation, yun nga, na hindi na mababalidate natin ng medical medicine dito sa atin sa RMDU para maiwasan po natin yung magiging problema. Yun nga, alam nila na kapag medical sila, okay na yun. Hihingian pala sila ng kailangan validated ng health service pagdating nila dito, lagpasan ng 60 days. Hindi na natin sila validate. Sinasagot na lang po natin ang memo type yung request po ng admin nila. Okay. Sige, tuloy ulit, tuloy. Meron pa ba? Next slide po. Ito po yung ano na po, SFA, yung Special Financial Assistance. Sa SFA po, tanging RMDU lang po ang nag-validate ng kanilang medical certificate. At dito lang din po pinapayagan ng kanilang medical certificate is yung kanilang yung medical legal. Tapos po, ito po sa SFA, ito po yung sa ano, KIA, WIPO, KIA, Killing Action, at WIPO, Wounded in Police Operation. Ayun po. Dito lang po yan. Dito lang po sa atin sa RMDU. Sa district, hindi po. So, to clarify, Sarge, ano, yung pong requiring special financial assistance, kailangan po RMDU lang ang authorized na mag-issue ng validation of medical certificate. Hindi po authorized ang DMDU. Tama ba? Yes sir, tama po, tama. Okay. And then ang sabi mo na ito po ay ano nga ba? Strictly na ano? Paano dito sa paano process pala? Ganun din po sir, same lang din po sa atin sa pag ito po yung memo yung endorsement po is naka-address pa rin po sa atin. Address ko rin sa RMDU. Tapos, same pa rin po kung ano po yung mga medical certificate niya. Ganun din po. Kaya ganun pa rin po. Ah,
i-clarify ko lang, Sarge. So let's say, for example, ako ay isang patrolman na I was wounded in action. Hindi naman siguro killed in action kasi parang paano pa ako mag-file? So kunyari, wounded in action ako or wounded in police operation, WIPO. No? WIPO. Ako ay assigned sa precinct number 1 na under ng police station 13 ng Quezon Police District. So, yung po bang ipa-file ko na certificate magmumula sa presinto ko, paakyat ng S1 or Station 1, and then from Station 1 to D1 ng district, and then from D1 to R1 or D1 to DMDU? Dadaan ba ng DMDU ito? Hindi na po, sir. From D1 na po nila. To R1? R1, tapos from R1. To RMDU. DMDU na po, sir. Ah, okay. So, in this case, walang alam si DMDU. Wala na po, sir. Diretso na po sa atin. Hindi ba pwedeng file copy si ano si DMDU para at least may idea siya na meron palang WIPO? Hindi ganun ang nangyayari. Pwede naman po, sir, magbigay. Pero hindi ganun po talaga ang nangyayari. Proseso. Tanong natin ng ating mga district. How about kayo dyan sa district? Pag may mga ganitong instances dyan sa district nyo, may nangyayari ba na dumadaan pa yung memo sa inyo from D1 or S1? Ano bang ano nyo? Anong proseso ninyo dyan? Nahin natin sir, yung... SPD, ayan. Sir. SPD, yes, yes. Yes, sir, SPD, ano, pinapapunta namin sa NWS, D1 namin, para doon po magtanong regarding po sa special assistance po, sir. Ah, okay. So, pag mas pumunta... Mas nakakalam po ng ganyan, sir, NWS. So, ibig sabihin, Bok, pag pumunta dyan sa D1, sa DMDU, automatic ang advice ninyo, punta kayo sa D1. Yes, sir. Okay. Yan yung sa SPD. How about other districts? Ganun din, sir, sa NPD, sir. Pinapupunta rin po sa MWS. Okay, next. How about other districts pa? EPD, MDU po. Same lang din po. Same. Alright. MPD at saka... ano ba? MPD na lang at saka... ano? Quezon City Police District. MPD, andyan ka pa ba? Are you still alive? Wala na. Quezon City Police District. MPD, sir. Same lang po. Pinapapunta po sa D1. Okay. Quezon City Police District. Pareho rin? Hello din, sir. Pareho. Ayos. Sige. Okay. So, at least pareho tayo ng sagot. Thank you. Sige, next, Sergeant Pereira. Thank you. Next slide, please. Next slide, please. Ito po yung example po natin ng sa SFA po, sa financial assistance. Okay, so wala naman siguro masyadong may discussion dito, no? Pareho lang din nung kanina, yes, pero wala ang DMDU, so RMDU lang. Okay. Yes, sir. Next slide, please. Oh, okay. Yun ang pinakamaganda na. Yun ang pinakamaganda na nakita nila. Thank you. Additional lang po. Sa atin po sa RHE po natin, meron po doon ano. Tayo lang din po ang nag-i-issue ng medical certificate. Ito lang din po sa R&D. Thank you po sa atin na. RHE, are you saying ng RHE, pag kunyari gagamitin nila yung medical certificate, only RMDU lang ang authorized na magbigay ng validation? Yes, sir. Same lang din, sir, sa SFA, sir. Okay. Sige. Thank you very much, Sarge Pereira. Now, the table is open for question and answer sa mga hindi ko pa naitanong. Anything from our district? Sir, good afternoon po.
Pinsinilya po, sir. Location lang po, sir. Sir Pereira. Yes, sir. Can we accept or receive an issue certification of those personnel who have brought a medical certificate which has a remarks of not for valid for legal purposes? Pwede ba natin siya i-receive na mayroong note doon ang physician o nandun sa medical certificate niya na not valid for any legal purpose? Meron kasing mga na-encounter ako na, lalo na sa mga government hospital dito sa Tagigpateros, nilalagyan nila palagi yan na that is not a valid for legal purposes kung gagamitin nila. Sir, madalas na, mapapansin ko niya sir, madalas na kasi nakalagay dyan, not valid for medical legal purposes. Oh, yun, yun, mga ganun. Diba? So, i-accept po natin siya. Accept natin yun, sir. Ang, yun naman dapat po talaga. Ang hindi lang natin nilalagay yung, ang tumatanggap na kasi ng, ano, ng medical legal legal, dito lang po sa akin, BU, at saka, ano na po yun, for SFA lang po siya, sir. Sige sir. Sir, pwede po pangalawang question sir? Yes sir, pwede sir. Sir, there are medical certificates sir which is came from a specific clinic. Which is meron silang kompleto silang ng pangalan ng doktor, license, number nila. Yes sir. So, which is not accredited by Department of Health. So, tinatanggap pa rin po ba natin siya sir? Yes sir. Basta yung nakalagay po doon yung buong pangalan niyo, kanyang license number tsaka nandun din po yung contact number ng clinic para i-validate. Yes sir, yes sir. But talagang, the clinic sir is not accredited by the Department of Health sir. Sir, hindi naman po naka-specify na kailangan DOH accredited yung isang clinic. Sige po sir, sige po. Thank you po sa question. Sir, pangatlo po sir, pwede pa po sir? Sige sir, pwede po. Regarding po yung sa ano sir, 60 days validation yung yes, sa medical certificate. Nung nagatin po kami ng RHA webinar kay Ma'am Jacinto, Major Jacinto sa chief nurse natin, meron siyang binanggit sa amin sir na magna 90 days, pwede nang mag 90 days. Eh, hindi ko lang ano, pero ang alam ko, meron siyang nabanggit na 90 days na po pwede ang validation of medical certificate. Regarding kasi sa RHA, kung ano man yung meron sa RHA, ang amin lang po talaga doon is yung validation of medical certificate. Na sinusunod lang po namin is yung 60 days. Sige po sir, sige po. Thank you po sir, salamat po, salamat po. Sige sir, maraming salamat po. Siguro i-clarify natin kay CN kung saan ang galing yung 90 ano? Para malino tayo. Sir, according to Vice Captain Lagasa, if okay, it is RHA, it doesn't matter daw. Ano ibig mo sabihin it doesn't matter? Walang yung validation po niya. Yung baka yun po yung sinasabi ni may mamasinto na kahit 90 days pwede pa. So pagka sinabi mong validation of medical certificate for the purpose of RHA, pwede hanggang 90 days. Yes, sir. Yes, sir. Noted. Sir, yung binabanggit at anong dalawa, ano yung bago ng memorandum circular yung I-ano natin yan, i-clarify natin yan. Maybe on the next nating webinar, what we can do is i-relay natin ngayon kung ano talaga, saan naman galing yung
yung information na yun. Information. Ano yung pinagbasihan? Kasi based doon sa legal reference natin for this webinar, ang pinagbabatayan natin is yung memo na pinirmahan ni General Cuson. So yun muna yung pagbabasihan natin. Unless otherwise, meron kayo kopya? Yun yung ipakita natin. So, thank you, Sergeant Ilya. Very good question. No? Ganda ng mga tatlong tanong na yun. Very relevant. Any more question? Thank you, sir. Thank you. Thank you then. How about other district? Baka may mga agam-agam kayo. Ito yung pagkakataon ninyo magtanong. Ako na lang magtatanong, ayaw niyo magtanong eh. Nangyari na ba sa inyo na may nagsubmit ng medical certificate tapos nung tinawagan niyo yung number, hindi naman pala totoo? Yes, sir. Good afternoon, sir. Captain Balata po. Kumustahin natin. Sige. Regarding dyan sa sa sinabi niyo na, no? Yes sir, tinatawagan namin lahat ng mga naka-indicate dun sa medical certificate nila, and na find out nga namin na hindi totoo yung medical certificate nila dahil ibang doctor ang nakalagay doon. Yung doctor na nakalagay doon is patay na. So, yung ibang mga PNP personnel natin, just para lang talagang makapag-validate sila, talagang nanloloko sila. So, yun ang naging reason kung bakit lagi namin tinatawagan lahat ng mga pinavalidate namin na med-cert. Okay, very good. Nga pala, pakilala natin si Captain Ragasa nga pala is our, ano ba ang position mo, Judy? Action PE section. Action PE, PCO. Action PCO ng ating physical exam section ng RMDU, no? So Judy, thank you sa information. So para sa mga nanonood po, no, kung napanood nyo po ito after ng aming webinar at na-i-upload lang natin sa ating Police Management YouTube channel, kung kayo po ay police at iniisip niyo hindi namin binavalidate yung mga medical certificate na sinasabi ninyo, magdalawang isip po tayo, ha? Kasi mas mabigat po ang kaso ninyo when you are dishonest. So I suggest if tutulungan naman namin kayo dito sa health service, kamo lang, huwag niyong lukoyin yung sarili ninyo. Hindi po namin pinalalagpas yan at makakarating po yan sa paruroonan, yung mga kasinungalingan. So kung gusto po ninyong tulungan namin kayo, tulungan din po ninyo yung sarili ninyo, na totohanin po natin. Okay, thank you, Judy. Any other kwento sa district? How about district? Baka meron kayong mga kwento diyan na nag-submit sa inyo tapos hindi naman pala totoo. Any funny story? Meron ba kayong nakakatawang istorya na nagpa-validate sa inyo? Baka meron kayong mga nakakatawang istorya. I-share nyo na. Wala na. Sige, okay. Kung wala kayong nakakatawang istorya. Sige. Okay, so I think kung wala na mga tanong at wala na mga clarification, we would like to thank first of all si Captain Ragasa. I know binigay ko sa iyo ito. It was my special request to you to conduct a webinar, ano? Tanda mo, meron tayo nakitang pwede nating i-improve sa ating services, yung katulad ng ating best practice ninyo dyan sa RMDU PE section na kung saan naglalagay kayo ng code, no? Yung yung control number, very important. So that's a very good practice, as well as yung ating not valid without seal. No? Kasi pwede nga namang PKN yan, ano? Hindi natin masabi. So yun, mga lesson learned natin for today.
And then, of course, gusto nating pasalamatan ang ating matikas na lecturer for the day, ang flavor of the month, si Master Sergeant Pereria. Thank you very much sa'yo. Thank you, Sir. Yes, yes. So, mga kasama, pag nakita ninyo, we are little by little, no? Mapapansin nyo, yung dati si Jordan, ngayon si Pereria. In the coming days, in the coming weeks, we're going to train yung ating mga PNCOs to be able to learn how to communicate better, yung mga public speaking katulad ngayon. So that sila din in the future, hindi natin masabi, no, magiging official din itong mga ito. And at the same time, personally speaking, marami kayong matututunan if you go under the process of public speaking, lalo if you are sharing information to others. So I hope we learned something again today, this week, no, yung ating usapang webinar series. Again, no, gentle reminder sa ating mga district and ating mga personnel ng PNP, please share po natin yung mga ganitong information. Maikling oras lang po ito, imbis na kung ano-ano po yung pinapanood natin sa Facebook at saka YouTube. Ito po, makakatulong po sa atin, makakatulong po sa kapwa nating kapulisan. So I hope this becomes a parang ano na rin, reference po ninyo. If you have additional questions po, comment down below po doon sa ating YouTube channel o sa Facebook page. Sasagutin po namin yan, yung mga katanungan ninyo. At pag hindi po namin kayang sagutin, i-research po namin yan and sasagutin din po namin kayo eventually. So I hope for the webinars, for the ano, attendees of this webinar, again, congratulations. You again gained another knowledge and congratulations then for, again, kahit short notice man lang, nandito kayo at sinasamahan nyo kami. So anyway, pakishare na lang po ito sa mga D1, S1 at kung ano-anong 1, ano, para po matuto yung mga tao natin in the field. And hindi kayo paulit-ulit. Na paulit-ulit kayo nagsasalita. Na medyo marami na nga tayong trabaho kung ano-ano pa yung mga sinasabi natin. Hindi naman tayo nagsasawa, pero at least, no, by sharing this link, yung mga link ng mga ganitong klaseng webinars, natutulungan po natin yung ating mga S1 to be able to learn more about validating and certificating yung mga medical certificates. So again, thank you very much. No, before we go, let's have a group picture. Para okay, stop sharing na natin yan para makita natin yung ating mga pictures, mga pagmumukha natin. Sino-sino ba tong mga nandito sa webinar na ito? Okay, stop share muna para makita natin yung ating mga faces. Yan, okay, so okay. Yan na natin, ano? Yan. Paano ba ito? Teka. Ayun, yung view pala. Sorry. Hindi pa rin ako techie hanggang ngayon. Ang tagal-tagal ko na nag-zoom. Okay. So, open lang po yung ating mga videos for our group picture. I will count to 3. Sandali. Sino pa yung nandito? Yan, si Sergeant Likudin ng Pasay. Yung taga PE section natin. Yan. Oy, dumami na pala tayo. Maganda nga po sa ating mga SHUs, mga Station Health Units. Thank you very much for attending. Kung hindi nyo po nakita yung unang part ng ating webinar, ipopost po natin ito sa YouTube channel. Suggestion ko lang po, paki-share po sa ating mga S1, D1, ano, kasi sila po yung mga kailangan nito. I-share nyo na rin po sa mga kasamahan natin. So, let's now have our group picture. Paki-ano lang po. Ready? Ready na po. 1, 2, 3. Sa pa po. 1, 2, 3. Okay, sige. So, thank you very much for attending this webinar. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Kanina ko pa sinasabi yun. Tsaka yung Facebook page natin, i-like and share natin ito. Okay, so thank you very much. And this is your Chief PRMS or Police Major Maguila Salvacion.
Sana po may natutunan tayo ngayong araw at ngayong linggo. Next week baka meron, ay sandali, naka-break na pala tayo. Tingnan natin kung sa kailan yung susunod, tibal na lang, tibal. Okay, so thank you very much. We can now leave our webinar on Zoom. Thank you very much and Merry Christmas, Happy New Year. Thank you, sir. Merry Christmas and Happy New Year. Sir.